Nagtatrabaho ako sa isang catering services. Kung saan-saang panig na ako ng Pampanga napunta dahil sa trabaho ko. Marami na rin akong mga taong nakasalamuha. May mga kwentong multo na rin ako, pero ang isa sa pinaka nakakatakot kong naranasan na kung hindi lang kailangan ko ng pera para sa tatay ko, ay matagal na akong tumigil sa pag-catering, ay itong ikikwento ko sa inyo. Sa Nueva Ecija to nangyari. Kumpare ng boss namin yung may okasyon. Kasal nila ng asawa niya at birthday na rin ng anak niya sa dati niyang kinakasama. Pinagdala kami ni boss ng pangtatlong araw na damit kasi sigurado daw na hindi kami makauwi agad. Yung anak ni boss na katulong din namin sa trabaho, nakaisip ng bright idea na magdala ng tent. Yung pang-camping para daw doon na lang kami matulog kesa sa truck. Oo naman kami, kasi masaya yun. Malayo sa kabihastan yung lugar ng kumpare ni boss, pero maganda yung lugar nila. Madaling araw nandun na kami. Supper wedding kasi sila, pero kinabukasan pa yun. Ang okasyon ng pagdating namin ay yung birthday ng anak niya. Tinayo na agad namin yung mga dala naming tent. Nag-skirting na kami nung tatlo kong kasama. Sila Andrew nag-aayos na ng mga lobo at iba pang designs. Nung aayusin na namin yung sound system, inaya na muna kaming kumain. Okay naman, nakakapagod kasi napakaraming tao. Pero mababait naman halos lahat. Alas 6 na ng gabi nung mawala ng bisita. Nagsimula na kaming magligpit. Ang pinagkukunan nila ng tubig ay poso na nasa pinakalikod na parte ng bakuran. May bubong at yung isang side lang ang may harang sa gilid na tela lang na kulay puti. May ilaw din doon. Ako na nagtanggal ng mga kanin o tirang pagkain sa pinggan. Kasama ko si Andrew. Nagbubomba siya, ako naman nakaupo na. Nag-uusap kami nung mamatay ilaw. Di naman sa nakakatakot pero nagulat lang. Sumindi rin naman agad. Usap kami ulit tapos napatingin ako dun sa tabing na tela. May nakatayo sa kabilang panig nun. Parang babae kasi mahaba buhok. Nakita rin pala ni Andrew tapos sinilip niya. Nung sinilip niya, nakatingin ako dun sa tabing. Pagsilip niya, nawala na lang yung nakatayo doon. Hindi umalis o tumakbo o naglakad palayo. Nawala na lang. Nagtinginan kami ni Andrew pero nagkibit-balikat na lang kami. Pabalik na rin kasi mga kasama namin at sabi ko nga, nakaranas na rin kami ng multo sa iba naming napuntahan. Kaya akala namin, multo lang yun. Bandang alas 9, nakatayo na camping tent namin. May emergency lights din kami sa loob at yung kumpare ni boss, inabutan kami ng extension para makapag-electric fan kami sa loob. Yung mga kasama namin na iba ay pinayagan ni boss na uminom. Hinaayan nila kami ni Andrew, pero ako, wala ko sa mood uminom dahil nga sa sitwasyon ng tatay ko. Si Andrew, ayaw talagang uminom. Nakatambay lang kami sa tent ni Andrew. Nag-uusap lang kami tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Nung makarinig kami ng parang may naglalakad sa mga tuyong dahon. Nasa gilid lang kami ng bahay kaya pinatay muna namin yung ilaw para makita namin kung may tao sa labas. Di nga kami nagkamali, may tao sa labas ng tent. Lumabas kami at nakita namin yung dalawang gusgusing babae. Nakabistida silang pareho. Yung isa, nag-iilokano. Nakakaintindi ako ng konti, pero pag dire-diretso na, mga na. Ang naintindihan ko lang, gutom sila ng kapatid niya. Kaya sabi ko kay Andrew, kuha lang ako ng baon kong biskuit sa bag. Saglit lang akong pumasok. Paglabas ko, nasa dulo na sila ng property. Hawak na ng isa yung kamay ni Andrew. Tinawag ko si Andrew, pero hindi siya lumingon. Tuloy lang siya sa paglalakad. Yung isa sa dalawang babae lumingon, pero saglit lang. Nagdadalawang isip ako kung tatawag muna ako ng backup o susunod ko na sila. Kaya lang, nung palayo na sila ng palayo, mas pinili ko na lang na sundan sila. Naabutan ko naman sila. Inabot ko sa isa yung 4 na biskuit, tapos hinila ko si Andrew. Kako, balik na kami. Di niya ako pinakinggan. Gusto kong mainis sa kanya, pero natatakot ako na baka matrigger yung dalawang babae. Sabi ko, diba, 9 pa lang ng gabi nun, pero unti-unti nagliliwanag na. Hanggang sa makarating kami sa tabing ilog kung saan may kubo. Parang dun lang nasnap sa kung anumang trance siya napunta si Andrew. Tinanong niya pa ako kung anong ginagawa namin dun. Bago ako makasagot, naghubad na yung dalawang babae, takbo sa ilog at naligo.
Inaya nila kaming sumama sa kanila. Dito na medyo hazy yung memorya ko. Para bang alam kong may mali, pero kumikilos na mag-isa yung katawan ko, katulad ni Andrew. Kita ko na nagpapanik na siya, pero tulad ko, naguhubad na rin siya ng lahat ng damit niya. Magkakaroon lang kami ng kontrol sa katawan namin pag bagong gising kami. Isang linggo na ganun. Umiiyak na lang kaming pareho kasi hindi namin alam kung paano kami makakaalis. Sinubukan naming tumakas, pero oras na marinig namin yung boses ng dalawa, mawawala na naman kami ng kontrol sa katawan namin. Hanggang sa makaramdam kami ng gutom, hinainan nila kami ng pagkain. Masasabi kong wala silang table manners na magkapatid. Gutom na gutom na rin kami ni Andrew na kahit ang lalaki ng hati ng buto ng adobo, siguro sing laki ng braso ko, kumain pa rin kami. Nung makatulog kami, napanaginipan namin si Tim, kasamahan namin sa trabaho. Sa panaginip namin, kami raw si Tim at may humahabol sa kanyang halimaw. Nakakatakot yung panaginip dahil nahabol si Tim nung halimaw. Pero nung napagkwentuhan namin ni Andrew at nalaman namin parehong-pareho kami ng panaginip, napatawa kami nung ma-realize namin ang unang kinain ng halimaw ng kay Tim, yung pototoy niya. Isang linggo ulit lumipas nung parang nasasanay na kami sa magkapatid. Hindi man sila yung head turner, pero maganda sila. Nung nasanay na nga kami, nag-chuk-chak na kami, pero syempre, nagkahiwalay na kwarto. Isang araw, nakita ko yung apat na biskwit ko. Bigla kong naalala si tatay. Nakonsensya ako. Kasi, heto ako, nagpapasarap, samantalang tatay ko nasa ospital. Napaiyak na lang ako. Pagpasok ni Andrew sa kubo, namumula mukha niya. Kagagaling din niya sa pag-iyak. Sabi niya, namimiss na niya mga kapatid niya. Yung bagong asawa kasi ni boss na papa niya, walang amor sa mga kapatid niya. Trinatrato lang noon ng maayos mga kapatid niya pag nasa bahay si boss. Naabutan kami ng magkapatid na umiiyak. Tinanong nila kami kung anong problema. Sinabi namin, nagtinginan sila. Tapos sabi nila, sige, pauuwiin na nila kami. Magkakahawak kami naglakad palabas ng kubo. Sabay kaming napalingon ni Andrew nung may tumawag sa pangalan namin. Parang boses ni Tim. Sabi nung fubo ni Andrew, ang intindihin na lang namin, makakauwi na kami. Ako naman, walang ibang nasa isip ko noon. Makabalik kay tatay. Nakailang tawag pa sa pangalan namin ni Andrew si Tim at iba pang boses na din namin kilala. Pero hindi na kami lumingon. Pagbalik namin, madilim na. Nung nasa tent na kami, sabi nung kafubo ko, huwag na kami sa tent matulog. Doon na kami sa truck. Yung truck, nasa harap ng bakuran. Tinanong ko kung bakit. Imbis na sagutin niya ako, hinalikan niya ako sa labi, tapos kinagat niya palad ko, na nagdugo. Pagtingin ko, ganun din ginawa ng kapatid niya kay Andrew. Sinunod namin sinabi nila. Kinuha namin mga gamit namin at sa truck na nahiga. Nakita pa namin nagiinuman pa rin sila boss. Nung mga oras na yun, hindi pa kami aware na 9 pa rin ng gabi. Para bang days kami ni Andrew, pero naging mapayapa ang tulog namin. Madaling araw nung magising kami, tinanong kami ni boss kung alam namin kung saan natulog si Tim. Tinginan kami ni Andrew. Siya sumagot sa papa niya na hindi. Tapos naghanap kami ng tindahan na bukas na. Nagyosi kami. Di kami nagkikibuan pero pinakita namin sa isa't isa palad namin. Patunay na totoo yung nangyari sa amin at pagbalik namin kagabi, parang hindi tumakbo ang oras. Hindi na nahanap si Tim. Pagkatapos ng catering namin na yun, hindi na sumama uli sa amin si Andrew. 6 na taon ang lumipas nung sumama ulit siya. Ako rin. Nakapag-Saudi na rin kasi ako 2 years after mangyari yun. Sakto, nagbalik bayan ako nung biruin ako ni boss na sumideline ulit sa kanya. Sige naman ako. Grasya eh, alang ang tanggihan ko, diba? Nung kami nakita ulit ni Andrew. Nung makita niya ako, sa akin siya tumabi sa likod ng truck. Tapos, may pinabasa siya sa akin kwento. Nagtataka akong una anong meron sa pinababasa niya sa akin. Tungkol kasi yon sa isang lalaki na dugtungan ng buhay dahil sa may nag-donate ng puso sa kanya. Ayon dun sa lalaki,
Nakararamdam siya ng galit pag may nakikita siyang teacher. Nakakapanaginip din siya na para daw siyang ibang tao at minamaltrato ng isang teacher. Yung author ng kwento, ang sabi, yung donor ng puso ng lalaki, mahistory ng physical abuse nung kabataan nito sa nanay niyang teacher. Sabi ng author, siguro nga totoo na napapasa yung memorya ng isang tao sa parte ng katawan niya. Nung napagtanto ko kung bakit pinabasa sa akin yun ni Andrew, napababa ako ng truck nang wala sa oras para magsuka. Kahit ilang taon na ang nakalipas, di ko pa rin maiwasang masuka. Nakain namin si Tim. Hindi ko alam kung aswang ba yung dalawang babae, pero ayoko nang alamin.